Ngayon na ang araw ng grand nose reveal ko. At nagulat ako dahil magpaparhinoplastering pala si Mahal. So guys, today ay nakaschedule na si Babe para tanggalin na yung tahe tsaka yung mga bandage sa ilong niya. So ako naman, ang gagawin ngayon, nasa second floor kami mamaya. Pagkatapos ni Babe, ako naman yung bababa para magawa yung ilong ko. Siya naman yung may surgery ngayon. Ngayon ko lang din nalaman yun, kaya na-surprise ako. Yung journey niya, abangan nyo din, buong week. So thank you po ulit, Doc Ruben Chua, the best from Soweco Aesthetics. Thank you, Doc. See you guys later. So ayan mga kahuli, sinosonda na tayo. Nilinis yung mga langib sa loob ng ilong natin, tapos tinanggal yung tahe, yan. And pagkatapos ng ilang minuto, tapos na rin po, ayan na po yung itsura ng ating ilong. At sabi sa atin ng nurse at doktor, hindi ba tayo totally magaling, magapa siya, kung mapapansin nyo guys, ayan medyo malaki pa siya, magapa talaga siya guys. Kumbaga mga kahuli, ninipis pa siya. At saka ramdam ko rin naman na hindi pa talaga ako totally na magaling. May konting bigat pa sa pakiramdam. Pero, all in all, sobrang saya ko dahil gandang ganda ako sa pagkakaayos ng ilong ko. Kahit magapa siya, sobra ko na siyang na-appreciate, kaya salamat talaga kay Doc Ruben Chua. Kung dati mga kahuli, marami na talaga nagsasabi na mukhang akong Arabo tsaka Indian, ngayon mas na-emphasize na siya. Pero syempre, kailangan pa rin natin mag-ingat ng doble, kaya nga ako ganito magsalita ngayon. So here's our very own Dr. Ruben Chua. Buti talaga nakapagpa-picture ako sa kanya kahit ang dami niyang surgery palagi. Dito nga yan sa Soweco Aesthetics sa City, na talagang literal na aesthetics dun sa kanilang waiting area, na magiging komportable at parang nasa bahay lang yung magiging companion mo kung dito kayo pupunta. At eto na nga yung pasaway kong asawa na hindi man lang nagsabi sa akin na magpapagawa din siya. Sinurprise na naman ako. Ayan, nandito na siya sa second floor para magready sa kanyang operation. So mawawala na to guys. Ito talaga pinaka-concern ko sa ilong ko. Doc Ruben Chua. Magkikita na tayo. Di tayo nagkita last time. Very patient. And after 3 hours, tama ba, Doc? For sure, hilong-hilo to. Alam nyo mga kahuli, especially dun sa mga bago dito sa page namin, maganda naman talaga yung ilong ni Babe. Pero hindi lahat binibigay sa atin ng perfect. Kaya hindi ko na siya kinontra nung alamang kung magapagawa din daw siya. Dahil alam kong tama yung desisyon niya na ipaayos kung ano yung meron siya. Hindi yun sa pagiging hindi kontento. Tandaan natin na lahat ng tao ay obligasyon na ayusin ang sarili. Mahalin, pagandahin, alagaan at huwag abusuhin. Pagkatapos nga niyang magpahinga, tinawag na ako sa loob para asikasuhin siya. Awang-awa nga ako dahil alam ko yung ganyang pakiramdam dahil pinanggalingan ko na yan. Sobrang nakakahilo, tiis, ganda lang talaga. At syempre ako din hindi pa ako magaling kaya nag-iingat pa rin ako. Dahan-dahan ko pa rin nga siyang inaasikaso. Pero yun nga, hindi niya naiwasang masuka dahil sa sobrang hilo at gutom. Pero huwag kayong mag-alala dahil yung sinuka niya tubig lang naman, kumbaga laway, nahaluan lang ng dugo. Dahil yung nasal at lalamunan natin, magkakadikit lang naman yan. Tas bagong opera lang siya, syempre nagdudugo yun sa loob. Kaya sasama sa laway pag sumuka. Saka nurse na rin naman nagsabi, kaya okay na okay lang yan, kayang kaya ni Vivian, yan pa, ang tapang-tapang nga niyan sa akin, dyan pa kaya. So mga kahuli, abangan nyo na rin po itong journey ni Babe sa pagpapagaling niya. Ano kaya magiging itsura niya? Tandaan nyo mga kahuli, tandaan natin lahat na hindi kasalanan na ipaayos ang sarili. Dahil sa panahon ngayon, open na ang lahat tungkol sa usapin na to. At obligasyon din natin na pagandahin ang ibinigay sa atin ng may kapal. Ipinahiram lang sa atin ang buhay at katawan, kaya pagandahin natin. Huwag tayong judgmental dahil yun talaga ang totoong kasalanan, ang manghusga. So again mga kahuli, super happy namin ni Babe. Abangan natin kung ano magiging itsura niya. Kung ako daw ay lumabas ang pagka-Arabo, ano naman kayang nationality ang ilalabas ni Babe? Ano kayang itsura niya? For sure ako, abangan natin lahat yan.